Tanggapin ninyo ang Panginoon na kilailang kaniyang alam. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon pong araw na ito, ginuginuta natin ang mga banal na anghel na tagatanod o guardian angels. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noong pamanguna. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuugaya ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silayis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang mailalang. Pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong. Bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagaway sa harapan ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit nga bayaong ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak
kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinapahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon'y purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Pamilyar po tayo sa mga CCTV. Marami na pong mga video camera. Mapa sa simbahan, sa gusali, sa mall, o kaya sa gusali na opisina. Maging sa kalsada, may makikita tayong mga CCTV. Ano ang purpose ng CCTV? Ito ay ginagamit para baka masid, makakita nung pangyayari doon sa lugar na iyon.
pwede rin natin maihalan tulad ang ating mga anghel sa ganyan na CCTV. Tagabagbasid, taga-report na nasa harapan sila ng Diyos. Inire-report yung nakikita nila. Subalit may pagkakaiba bilang CCTV at mga anghel. Ang CCTV ay nagmamasid lamang at walang ginagawa kundi mag-report. Ang mga anghel, bukod sa pagmamasid, pagre-report sa Diyos, sila rin ay ating gabay o tanod, no? Iniingatan nila tayo, guardian angels. Kaya nga nung ako'y bata pa, isa sa mga unang na pag-aralan ko o na-memorize ko kagad na dasal ay ang panalangin para sa mga anghel. Bago magsimula ang misa, dinadasal dito yung Angel of God. Yun yun, ano? Kung natatandaan nyo, sabayan nyo ako, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Maikli, pero nandunan nasasaad yung trabaho ng mga anghel. Bawat isa po sa atin ay naging bata, naging kabataan. At para sa Diyos, may inassign siya ng mga anghel para sa atin, yung ating guardian angel. Yun din ang nagre-report sa kanya kaagad. Kaya nga po, yung salitang anghel, ang ibig sabihin, pinagmulan ito sa wikang Griego o Greek language. Ang angelos, ang word na angelos, ay ibig sabihin messenger, tagapagbalita. Kaya nga magandang pakinggan, ano? Kapag sinasabi yung ating mabuting balita, ebanghelyo, sa salitang ebanghelyo na andoon mismo sa gitna ng salitang ebanghelyo, ang salitang anghel. Ibig sabihin, messenger. Hindi lang messenger ng kung ano-ano, but messenger of good news, messenger of God. Kaya sa dasal, angel of God, no? Messenger of God. Sa pagiging messenger nila, hindi lang importanteng malaman, no, na inassign sila sa atin. Hindi lang ito pang mga bata na pag tumanda na tayo, wala na tayong guardian angel. Mula sa ating pagsilang, mula sa ating pagkamatay, may guardian angel na naka-assign sa atin. Kilala niyo po ba yung guardian angel niyo? May pangalan po ba siya? No? Sa yugto ng buhay natin, may mga pagkakataon po na meron tayong dapat gawin, pero nalilihis yung gawa natin. Tapos malalaman natin later on, buti pala nalihis ako, kundi napahamak ako. Yan din po ang trabaho ng guardian angel natin. No? Nire-respeto nila yung desisyon natin, pero kung makikinig tayo sa kanila, gagabayan nila tayo para hindi tayo mapahamak. Ngayon naman po, kung nagkakasala tayo, sila rin po ang unang gagabay sa atin para bumalik tayo, manumbalik sa Diyos, maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano. Muli po, yung ating anghel, yung ating guardian angel, huwag po natin silang kalimutan. Nag-guide po sila sa atin. Nang sa gayon, patuloy tayo na maging mabuting mga anak ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. At ang ating panalangin, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo.
ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasa ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumauna, sumunod kay Kristo sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Panandalian tayong manahimik upang ipanalangin ang mga intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Mapagmahal na Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at Alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin. Ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasulukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran.
sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuring nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo patulad ng pagdalangin ni Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Beatus Spiritus Sanctus.
Bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Sate announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service bukas, October 3, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Faris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi ka sasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtas at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinto pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati pa namin.